Magandang araw sa inyong lahat! Ako po si Vincent Wendell Jr. S. Sharba ng Tungkong Mangga Elementary School. Ang ikukwento ko po sa inyo ay pinagatang murang isip na kasasagip. Kwento at layout ni I. Prince A. Innocentio. Guhit ni Mark F. Mula. Ang narinig sa kalangitan, Biyernes ng gabi, kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan. Biglang nawala ang ilaw sa bahay na Wensi at Aling Julia. Inay! Inay! Ang malakas na sigaw ni Wensi habang nanginig ang boses sa takot. Rain! Miko! Halik kayo! Punta tayo sa San Isidro! Bakit paglaro tayo kina Wensi? Masayang kanya ni Adrian sa mga kalaro. Bakit ganito? Ang daming puno ang natumba! Walang kubong ang mga bahay! Wika ni Rain. Sa di kalayuan, nakita nila ang kanilang kaibigang si Wensi. Napunit-punit ang damit at isinasalba ang kanilang mga gamit na sinalanta ng bagyo. Kaya biglang naisip na magkakaibigang tulungan ang kanilang kaibigang si Wensi. Nagkasundo-sundurin ang magkakaibigang magbigay ng mga lumang damit sa mga nasalanta ng bagyo. Araw-araw ay nag-ikot-ikot sa iba't ibang baryo ang magkakaibigan para humingi ng tulong at makahingi ng mga lumang damit at mga gamit. Makalipas ang ilang araw nilang pag-iikot, ay napansin nilang marami-rami na silang naipang mga damit at gamit. Nagpasya silang ipamigay na ito sa mga taong nasalanta ng bagyo. Kinabukasan, maagang nagising ang magkakaibigan at nagtungo sila sa Barrio San Isidro. Gamit ang kanilang bisikleta. Bitbit ang kahon, nulan ang mga damit at gamit na kanilang naipon. Masayang-masaya ang magkakaibigan habang sila ay nakasakay sa kanilang bisikleta. Sa kanilang paglalakbay, ay nakaramdam sila ng pagkauhaw at pagkagutom. Nakakita sila ng tindahan at sila ay kumain at nagpaina. Sa simpleng paraan na naisip natin, tayo ay makakatulong sa ating kapwa. Masayang wika ni Adrian. Maliit na bagay, ngunit malaking tulong ang maiduduli nito sa mga nasalanta. Sambit naman ni Rain. Nagpatuloy pa sa pagbibisikleta ang magkakaibigan hanggang sa marating ang Barrio San Isidro. Sa ngayon, ay nasa evacuation center ang maraming pamilya. Dali-dali nilang hinanap ang punong barangay o sino mang namamahala sa kanilang baryo upang maipamahagi ang mga damit at gamit na kanilang dala at ipamigay agad sa mga tao. Tuwang-tuwa ang mga tao habang ipinamimigay ang kanilang mga dalang mga damit at gamit. Walang patid na pasasalamat ang kanilang narinig. Maraming salamat! Wika ng mga tao. Umaapaw na kaligayahan naman
ang nararamdaman ng magkakaibigan. Masayang masaya silang umuwi at bitbit sa kanilang puso ang sayang nararamdaman nila. Dahil sa simpleng paraan ay nakatulong sila sa kanilang kapwa. Sa pag-uwi nila ay sinalubong sila ng mga kapwa nilang mag-aaral ng may saya at tuwa sa kanilang puso dahil sa kadakilaan nilang nagawa. Naganyak ang mga ibang mag-aaral na sumali at tumulong sa mga taong nangangailangan sa panahon ng kalamidad. Sa pag-uwi sa kanilang bahay, ay sinumulan na nila ang paglikom ng mga lumang damit at laruan, at kanila itong itinabi. Aral ng kwento, ang pagmamalasakit sa kapwa ay tungkulin ng bawat isa. Ang pagiging matulungin ay likas sa ating mga Pilipino, maging bata man o matanda. Dapat tularin nating lahat ang tatlong magkakaibigan na sina Adrian, Nico at Rain. Dahil hindi masusukat ang kanilang ginawa upang makatulong sa kapwa. Kaunti man o marami, ang mahalaga ay ang purong pagmamahal, lalo na sa mga nasalutan ng anumang sakuna. Ang gawang pangsibi ko ay pagtulong sa kapwa na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Sana ay may napulot kayo gintong araw.